Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa buwan ng Rabiul Awal, ang buwan na tinukoy dito ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa iba't ibang mga ulat, bagaman hindi natukoy ang eksaktong araw o petsa ng kanyang kapanganakan. Ang Maulidun Nabi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, o ang pagdiriwang sa birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay isang bagay na pinagtatalunan taon-taon ng mga Muslim kung marapat o hindi marapat ito na may pagdiwang. Subalit bago tayo makapagbigay ng karagdagang konklusyon kung paanong hindi marapat na ipagdiwang ng Muslim ang kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilalanin muna natin kung gaano kahalaga ang paniniwala natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, unang-una, ang paniniwala natin sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kalahati ng shahadatain. Kalahati ng pagsaksi natin na sa pamagitan ng pagsaksi na ito tayo ay pumapasok sa pananampalatayang Islam. At sa pamagitan ng pagsaksi natin, tuwi nang tayo ay nagsasala o tuwi nang sinasambit natin ang La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tayo ay nagtitiyak sa ating mga sarili na tayo ay nananatiling mga Muslim at nananatili na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumusunod at tumatalima sa Kanya. At gayon din bilang mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa kanyang umma. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magandang halimbawa. Sinabi rin niya, مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ano mang ibinigay sa inyo ng sugo ay kunin ninyo, at anumang iniutos niya na layuan ninyo ay layuan ninyo ang mga bagay na ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang paniniwala sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong dalawang haligi. Na ang dalawang haligi na ito ay marapat na nananatili na ating sinasakatuparan sa pamagitan ng paniniwala natin dito at pagsasalita ng ayon dito at pagkilos ng naaayon sa dalawang ito. Al-i'tirafu bi risalatihi, na ibig sabihin, ito ay ang pagkilala sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siya ay kinikilala natin bilang kabilang sa mga dakilang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad nila Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, at iba pang mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na naniniwala tayo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang kahuli-hulihang propeta at wala nang darating na propeta o sugo pagkatapos niya. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana khatabun nabiyyin la nabiyya ba'di. Na ako ang kahuli-hulihang propeta at wala nang propeta ang darating pagkatapos ko. Ubudiyatihi lillah. Ang pagiging alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinikilala natin ang pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ito ay pinaniniwalaan natin na siya ay sugo lamang at hindi hihigit pa sa pagiging sugo. Na siya ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sa Diyos na magdadasal tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya isang Panginoon na inaasahan natin na mayroong kakayanan na magdulot sa atin ng kabutihan o kasamaan. Hindi siya Diyos na nagkatawang tao, katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano kay Isa alayhis salam, at si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hindi siya anak ng Diyos o ano pamang paniniwala na taliwas sa pagiging alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaya sa mga riwaya at sa pagsasambit natin ng syahada, madalas ay nababanggit natin, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sumasaksi ako
na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbibigay diin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tao lamang na katulad natin, bagaman siya ay nakahihigit sa atin dahil siya ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paniniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga kondisyon na sa pamagitan ito ay nagiging kompleto ang ating paniniwala sa Kanya. Bukod pa sa dalawang haligi ng paniniwala natin sa Kanya, paniniwala natin sa Kanyang pagiging sugo at alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang apat na kondisyon sa paniniwala sa Muhammadur Rasulullah, unang-una, tasdikuhu fima akhbar. Ang pagpapatotoo natin sa anumang itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga gawaing pagsamba, kung paano tayo maniniwala sa mga pinaniniwalaan sa Islam at mga bagay-bagay na ipinahayag niya na sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga gawaing pagsamba, kung paano tayo maniniwala sa mga pinaniniwalaan sa Islam at mga bagay-bagay na ipinahayag niya na kabilang sa mga hayag at nalilingid dito sa lupa at sa lahat ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa sa mga kondisyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ta'atuhu fi ma'amar, ang pagsunod natin sa Kanya sa anumang iniutos niya, na tayo ay susunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa abot ng ating makakaya sa pamagitan ng pagkapit ng mahigpit sa Kanyang sunna. Naiisipin natin na anumang isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kanyang hadith ay tatanggapin natin bilang isang uri ng pagsasabatas. At gayon din, ikatlo, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Marapat na layuan ng Muslim bilang pangatlong kondisyon ng Muhammadur Rasulullah. Marapat na layuan ng Muslim ang anumang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at huwag niyang lalapitan o susubukan man lamang na gawin ang mga bagay na ito. Maging ito man ay mga bagay na maaring iniisip ng tao, sasabihin ng tao o gagawin ng tao, anumang bagay na ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay marapat nating layuan dahil ito ay mangangahulugan din ng pagbabawal. At panghuli, an la yu'badallahu illa bima syara. Na hindi marapat na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang sa kung ano ang isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamaalam na tao pagdating kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi tayo maaaring magkaroon ng ano pamang paniniwala o gawaing pagsamba liban na lamang sa kung ano ang isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.